Si Secretary ka rin about to speak pala. Si Secretary, ating Health Secretary Janet ka rin. Naman nagdadampi-dampi lang siya ng water sa kanyang lip kasi naka-fasting siya 3 days. Pero naka-okay lang daw siya, naka-IP naman. So pumayag naman pa magbigay ng statement, bumubelo lang dahil inaagapan din kasi baka dumating na yung mga senador dito sa rec room kung saan gaganapin itong pamilya King Gil sa controversial na Denmark siya. Siyempre matatanong dito yung sinasabi ng Senator Bolton na mukhang nagkaroon ng conspiracy doon sa pagbili ng bakuna. Pero tinatansyon na yan, pwede na ba itong microphone? Gumagana ba? Ay, sorry. Six minutes lang daw magbibigay ng statement. Pwede ko lang din na dito na yung aking telephone. Nalagay ko na yung ating communication dito sa harap ni Tata Secretary Kami. Because I cannot be able to question the president of the hospital. Take the opportunity. Magandang umaga po. Ayan na. Of course, I'm really not comfortable giving a statement. Hindi ako nakapagpaalam sa Senado. My apologies because after the hearing, I have to go back to the hospital. Yung pa yung audio niya, yung mic. Okay, baka magalit. Pwede yun? Una-una po potensya at I will not be able to answer questions after the hearing. Much as I would like to, I have to attend to my health first. So I hope you will understand. I'm actually out on pass from the hospital. So let me just focus on the issue at hand. Yung akin naman pong kalusugan, yan po panagutan ko. And ako naman po ang ano na sa aking mga doktor. Unang-una po, ikinagagalak po and I'm very happy for being invited today in this August body because it will shed light on many questions. Ang sa amin lang po, the decision was made by the Department of Health as an institutional decision, hindi lang po sa isang tao o sa isang grupo. Ito po ay dekadekadang pinag-usapan. The desire to cure dengue, the desire to minimize patients infected with dengue is there as a prerogative of the Department of Health. Ang dami nga pong nagtatanong, minadali po ba ito? Let me go back to the Integrity Management Report of the Department of Health, which says it all. Hindi po ito minadali. There was no undue haste. No corruption is involved here. Though we admit it was not bidded by the Department of Health, it was bidded by the Philippine Children's Medical Center because they were the ones who were chosen as the implementer of this program. Let me categorically state that based on my personal knowledge and in the 1.5 years that I've been working with them, I have never heard any question of integrity with regards to people and officials of PCMC. Yeah. Ang totoo po yun, na nung una, nung tinanong ako, kasi biglaan siya, ang sinabi ko, mukhang wala akong natatandaan, but I went to Leon. Yun ang sinabi ko. The factory that the vaccines were being produced, before kasi dumaan ng Leon, dumudaan ng Paris. But that was not the sole intention of the trip. Dumaan pa po kami sa maraming lugar because the primary intention was to discuss our problem and arsenic contamination in Region 3. At along the way nga, papunta sa World Health Assembly, dahil nakikiusap kami sa Sanofi na tumulong at no cost to the government na paandarin yung mga vaccine manufacturing plant in RITM. Dagdag pa dito, sa public-private partnership na iniwan po sa akin ni Secretary Ona at ni Yusek Herbosa, ando dun po yung maraming proposal at meron na nga pong nabid na mga equipment for vaccine production. And they were trying to explain to me why it's
not really that feasible comparing Lyon, the city of Paris, and the city of Manila. Balik po tayo. Kung may mali siya po doon sa dinner, bakit po all throughout doon sa biyahe, kasama namin ang representatives ng Department of Foreign Affairs at kasama rin po natin yung ibang mga opisyales ng Department of Health. It was very clear in the meeting that yes, they revealed the price to us, similar to how they revealed it also to other countries. When I suggested that they float it out in the private market, because at that point of time, wala pong pondo sa internal savings ng Department of Health ang pwedeng ibili ng bakuna. At medyo mataas pa po ang presyo na binigay nila during that time. Ang mga allegation, insinuation ng corruption, kasi daw po conspiracy. Kaya nga po, maganda nga po na naimbestigan ito. Because the documents will show that this is a long process. Talks have started in 2010. Pinaigting ito noong 2012. Brazil purchased their dengue vaccine at $30 per dose. Wala pa silang VAT. The Philippines purchased the vaccine at $20 per dose. May VAT pa yan. Wala po itong korupsyon. Wala po itong hinahangad na pagmamadali dahil matagal na pong pinag-uusapan ang problemang dengue. Yung nais lang naman ng departamento, hindi lang po naman DOH at Pilipinas ang gumagawa nito dahil yung planong sugpuin ng dengue is part of the long-term plan of affected countries. In fact, in 2010 and 2012, ando dun po sa pipeline ng WHO ang sinasabi nilang future vaccine implementation, and that was way back in 2012. No, I think, let me go back to the records. I think 2016 yung procurement kasi savings siya eh, last minute ng 2015 dahil hindi na magagamit yung pera. So na-procurement 2016, pero meron bang recommendation? No, let me categorically state na kasi nagkaka-problema kasi sa terminologies. Ang WHO kasi cannot interfere with any country decision. Kaya hindi sila nagre-recommend, but then they will issue guidelines by which governments abide. So linawin po natin, hindi sila nagre-recommenda, pero sinasabi nila kung ito ba ipwede at ito ba'y kailangan, ano yung mga guidelines para ipatupad yung ito. Ang the issue, hindi siya kasama sa National Immunization Program dahil naman po ang pinag-uusapan usually ng WHO is the whole world. Dengue is not a disease that affects all countries. It's just on selected countries. Pero pinaka-maigting siya at pinaka-malaking problema siya dito sa Pilipinas. It's not a midnight deal. Everything was above board. The Integrity Management Committee report of the DOH will show that. Inulit, the report is there. Inulit-ulit ko po nga, no? Nakakasakit para sa mga nag-procure nito, the people and officials of the Philippine Children's Medical Center. Dahil hindi lang po dengue ang kanilang hinahawakan. Sila po ang tumatanggap ng mga komplikasyon ng sakit ng bata, especially cancer for children. In my 1.5 years of being with the department, and in the 9 years that I was with Congress, I have never heard of any question of integrity involving PCMC officials. Integrity report to distribute natin, ma'am. Yeah, we are willing to distribute the integrity report. Hindi po totoo yan, kasi kung walang FEC exemption, hindi yan mabibili. Let me categorically state no, na namamalisyahan yung exemption. Hindi lang po dengue ang nagkaroon ng exemption. I'm not sure, no? Let me review the records in the department. Sa pagkakaalam ko, rabies meron din. Yung ating polio, nung nakitaan na yung ating ginagamit na polio, yung oral, ay nagkakaroon ng posibleng komplikasyon in the long term, we had to shift from IV to IPV, yung ini-injection. And this was, I think, the program that I launched with Secretary Ona in 2014. Yun rin po, nung una, wala nga pong exemption. Hinihian natin ng exemption yun. Ma'am, may lumabas po ba noon na delikado siyang gamitan sa hindi pa nagkakadengue? Pardon me. Lumabas po ba noon na delikado siyang gamitan sa hindi pa nagkakadengue? Yung issue na yan, ilang beses po namin tinanong in WHO Geneva, ilang beses rin po tinanong ng mga internal and external experts and societies. Ano po? No, ang sinabi nila, hindi. Ang unang-una, ito lang po, no. When a vaccine or a drug is licensed by the FDA, ang ibig po sabihin doon is safe.
para sa ating mga kabataan o sa ating mga pasyente. Hindi naman po pwedeng sabihin safe para sa mga mayayaman, hindi safe para sa mahihirap. In fact, kaya nga po nananawagan talaga kami na hintayin natin ang sasabihin ng ating mga eksperto sa WHO sa Geneva through the Strategic Advisory Group on Experts, dahil baka kasi pinangungunahan natin, pakinggan natin yung totoong eksperto, including international experts, and let us start from there. Nakakapagdagdag ko lang, no? Kung pwede natin isipin, lahat po ng bakuna na ginagamit sa buong mundo, I'm not sure if my statistics will prove this, pero lahat ng bakuna, binibigay natin sa mga pasyenteng hindi pa nagkakasakit. Wala tayong bakuna na binibigay sa pasyenteng nagkakasakit na on a general basis. Ito ay baliktad. Sinasabing ibibigay mo kung nagkasakit ka na at hindi mo ibibigay kung hindi ka pa nagkasakit. The FEC did not recommend mass use of the vaccine, but you... Let me check the records and let me talk with the program managers, because all actions that we did was an institutional decision. Lahat po nang dumarating sa akin, yung FEC is a body, but as a body, they usually seek the inputs of experts and the program officers. At the end po kasi, pasensya na po talaga, baka mapagalitan tayo. Pero can you say na hindi po pagkakamali? We'll continue later. Pero can you say na hindi pagkakamali yung pagkwapo na natin? We decided based on the data available at the time and in our desire na suguin ang problema ng dengue. Sige, ma'am. Thank you. Namaya na lang, sorry ha. Darating na. Parat na ang mga senador dito sa restroom kung saan dadanapin. Bakit naghihiring mag-isa yan? Ay, hindi naman. Kasi hindi namin para magbigay siya ng statement. Oo. So, pero hindi pa formal na nag-uumpisa yung hearing. Hindi pa, hindi wala pa. Wala pang opening statement si Senator. Wala pa, no? Interview lang namin dito. Gumawa na dito sa room kasi nga hindi komportable para sa kanya kung lalabas pa. Magkakagulo pa doon, at least dito organized kami, table na, may microphone na para marinig na rin ang lahat. Parang inunahan lang natin yung hearing. Doon sa kanyang, basically yung sinabi niya, no, walang corruption, hindi ito minadali, bunga daw ng mga pag-aaral. Doon sa huling tanong natin kung masasabi ba niya na hindi nagkamali dito sa pagbili ng Dengvaxia, sabi niya nag-decide sila based doon sa available na data sa kanila. So, hindi yes or no, or pwede na yes yung sagot niya, subject to interpretation, yung sagot niya doon sa ating tanong. So, alas 10 itong pagdinig, anytime, bababa na yung mga senador, papunta dito sa rectorum kung saan nagagamitin itong pagdinig. Ito yung pagdinig na ito ng Blue Ribbon Committee tungkol sa Dengvaxia. Yung unang pagdinig na ginawa ito last year, hindi siya masyadong na-highlight dahil hindi kasing controversial. Kagaya ngayon, doon yung mga warning, may sinasabing red flag nang nakita, kaumay ng paggamit ng Dengvaxia, pero ngayon na-highlight ito dahil doon sa mga statements na hindi daw pala ito ligtas na gamitin para sa mga... Nympha, noong unang hearing ba, hindi pa napag-usapan yun na hindi ligtas para dun sa hindi pa nagkakadengue pag ikaw ang... Actually, napag-usapan noon, sabi ni Senator Gordon, meron kasi yung mga kasabay na hearing at that time, tungkol dun sa mga EJK. At iba pang malalaking issue. So, hindi siya napagtuunan masyado, sabi na rin nga ni Senator Gordon. Pero noon, hinahanap ko pa, humihingi pa lang ako ng transcript, pero may sinasabi na si Senator Gordon at saka si Senator Tito Soto, ang kanilang natatandaan na sinasabi noon ay maaring fatal. Fatal, hindi serious illness, ha? Oo, fatal. At hindi severe disease yung pinag-uusapang term doon, kundi right. Talagang fatal daw. Mas malala, ha? Oo. Kaya, well, sabi na ni Senator Gordon, hindi na siya nagkaroon ng follow-up dahil natabunan ng araw ng ibang issue at ibang trabaho dito sa Senate. And then, naging tahimik din daw after that hearing. Hindi daw kasi napag-usapan, di ba? Hindi naging mahina yung issue noon, ano? Oo, parang hindi na nag-pursue. Kaya nga sabi ni Senator Gordon, nang tahimik si Ubial. Mm-hmm. Nung una, kinontra niya ito, meron siyang recommendation na itigil yung pagbabakuna, pero eventually, months after, ay nagbigay na rin siya ng go signal at sinabi niya na ligtas na gamitin yung bakuna. Kaya matatanong siya, sabi ni Senator Gordon, anong nangyari? Mula nung sabi niya,
itigil yung pagbabakuna at hanggang doon sa sinabi niya, eh, ligtas ito at pwede nang gamitin para sa mga bata. Yun yung sinasabi na ano eh, na rin yung issue sa kanya na she was flip-flopping on yung issue ng dengue vaccine. Diba? Pero siyempre hintayin natin yung kanyang paliwanag. Si Gorin, nagbigay na siya ng kanyang taunang statement dito. Si Ubiel kanina, eh, nag-refuse pa, mamaya na lang daw. So, ayan. Patuloy tayo mag-antabay dito sa Senado para sa pagbinig kaugnay ng bakuna kontra dengue. Kaya samantala, Nim, para balik mo na sa inyo, Miss Ali. Salamat. Balikan natin si Weng sa camera.